Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mensahe ng awit na naghanda po sa atin para sa mensahe ngayong hapong ito. At isa pong malaking kagalakan na makabahagi sa gawain ito. At una-una yung oras natin, ano bang tawag nila dito? Unholy na lang? Ano ba? Ano ba sa Tagalog yun? Lahat ng mga naantok, unholy. Pangalawa, yung aking subject ay abundant, controversial, ano? Dahil ito po ay tungkol sa separation, mga kapatid. At alam niyo na sa panahon ngayon hindi sikat ano yung separation, fundamentalism, unti-unti habang lumilipas ang panahon. At parang naging controversial para po sa kanila. Pero alam natin na tayo naniwala sa salita ng Diyos na lahat, ano, all scripture is given by inspiration of God. At ang ating topic ngayon, medyo malawak ito, kaya kung hindi ko matapos ito ay sunod na taong naman, ano. Para makabalik kayo pag hindi pa matupad yung preaching ni Pastor Garcia. Bible separation, its doctrine and practice. At basahin ko lang po rito, mga kapatid, natatanong nga sila sa akin kung ano, i-English o i-Tagalog. Minsan nag-i-English ako kasi hindi ako Tagalog eh, Ilunggo. Pero wala akong one eh, wala akong gift sa English or speaking. Pero gawin natin ang ano, yung kung ano man. Buksan po natin yung ating mga Bible sa 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. Basahin ko ito sa Tagalog, ano? Na gaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay managpakabanal naman kayo. Amen. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Isa sa mga katangian ng tungkol sa fundamentalism na masyadong istrikto. Pero tingnan nyo sa Biblia, sabi ng Biblia, magpakabanal kayo in all manners of conversation o pamumuhay. Pag sinabi na all, 100% yun. Ano? Lahat ng aspeto ng ating buhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Alam niyo, ang katangian ng sanlibutan ngayon, mas natatakot yung mga tao na magpakabanal kaysa magkasala. Niwala ba kayo? Yan ang katangian ngayon. Kaya ating pag-aralan ito ngayong hapon, hindi nasabi sa ilang upad sa atin. 40. Sabihin nyo lang pagkapana. 10 minutes mo. Ating dalhin sa presensya ng Panginoon at ating pong inihan ng karunungan mula sa Kanya sa pamagitan ng pag-alamin po. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri po sa iyo, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Panginoon, sa aming mga buhay, sa iyong awa lamang at sa iyong biyaya, kami ay iyong iniligtas at binigyan ng karapatan na maipangaral po ang iyong salita. Kaya tulungan mo kami ngayong hapong ito sa aming pag-aral ng iyong salita. Linisin mo kami sa lahat ng kasalanan at karumihan. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu na maunawaan po namin ang iyong salita na hindi lamang kami tagapakinig kundi aming ipamumuhay, Panginoon. At sa aming pag-uwi ay ito'y maging gabay po namin
na babaguhin ng iyong salita ang aming mga buhay, o ano mag aspeto ng buhay namin na kailangan si Kristo ang siyang maging preeminent, o Diyos, gawin mo po. Kaya lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Separation is a major doctrine of the Bible. Kung inyong tingnan po, ito po ay isa sa pangunahing katuruan sa salita ng Diyos. In fact, ang Diyos ay nag-utos sa Israel to be separate from the pagan nations. At ito ang dahilan kung bakit sila po ay pinalo ng Diyos, sila ay bumagsak dahil kanilang sinuway ang ating Panginoon. Sabi ng Israel chapter 6 verse 21, and the children of Israel which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land to seek the Lord God of Israel did it. Without separation, hindi nila mahanap ang Panginoon po. Isaiah 52:11, depart ye, go ye out from thence. Touch not unclean things. Go ye out of the midst of her, be ye clean that bear the vessels of the Lord. Hindi lamang po dito sa Old Testament, dito din sa New Testament, makikita po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Letter A, separation from sin and worldliness. Ito po yung emphasis, mga kapatid. Separation is emphasized in the New Testament. Lalo na po yung 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Alam po natin itong text na ito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Makita natin yung pagkakaiba. And what concord that Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. At naalala din natin sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Anong sabi niya nga? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Matindi yan, ha? For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Gusto natin ng forever. Sa sanlibutan, wala po yun. Ito po sa ating Panginoon. Hindi lamang separation from sin and worldliness is emphasized, beloved. Letter B, separation from error. Kalooban po ng Diyos na ang mga mananampalataya, ang kanyang mga tinubos, ay maghihiwalay sa mali, sa mga maling doktrina. Romans chapter 6 o 16 verses 17 to 18. Itong sinasabi ng Biblia. Alam niyo, ito isa sa mga iniiwasan ng mga nagalit sa tawag natin sa separation o sa fundamentalism na biblical. Romans 16:17 to 18, now I beseech you brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
To reject, reject separation, beloved, is to depart from biblical Christianity. Hindi lamang ito ay major doctrine of the Bible, separation is for spiritual protection. Ulitin ko po, ano? Separation is for spiritual protection. Separation is not the work of the ministry, which is preaching the gospel and making disciples. Matthew 28:19-20. Separation is spiritual protection for the work of the ministry. If you want that your ministry be protected, beloved, huwag nating alisin itong biblical separation. Halimbawa, ang paghihiwalay para po sa farmer, ano? Kung gusto mo maging magaling na farmer, hindi ka lang magaling mag-araro, di ba? Hindi ka lang magaling na magkapili ng lupa. Kailangan magaling ka rin na iyong alisin lahat ng mga damo at patayin ang lahat ng peste. Kung magtamad ka sa separation, kahit ano gagaling mo, hindi pwede sabihin na wala ako, magtanim na ako, mag-delete lang ako, mag-cultivate lang ako, hindi na ako hindi ko na alisin yung ano, yung damo, hindi ko na patayin yung peste. Ano mangyari, mga kapatid? Sad to say, as farmers, we are busy planting, but we don't give due importance in pulling weeds and killing pests. Ang isang magaling na doktor, hindi lamang kailangan niya yung mga gamit para sa pag-opera. Kailangan niya rin ito hugasan, isanitize. Ang paglinis, ang pagsanitize ng kanyang mga gamit, hindi ito yung kanyang main work. Surgery and healing is his main work. But washing is necessary to protect his main work from corruption. Right. Pulling weeds and washing are not ends in themselves, but they are essential for the effectiveness of the main work. Ang problema po sa ngayon, alam na yung mga pastor, marami sa atin napapagod. Pag dumating yung fundamentalism, separation, na parang hindi ito po importante. We are we. Na sinasabi po ni Jude, ano? Contending for the faith. We are dropping the subject of biblical separation from that biblical curriculum. Sa inyong simbahan, ikaw pastor, ilang beses ba nag-preach sa separation itong year na ito? Parang impyerno na ngayon, ano? May mga simbahan na itong taong ito, kahit minsan, hindi nakapag-preach tungkol sa impyerno. Tayo mga membro, ilang beses ba tayo nakarinig ng pangaral tungkol sa separation sa taong ito? Likewise, separation is not the focus of the Christian ministry, but it is necessary protection for the work of the ministry. Beloved, without the spiritual protection of separation, a church quickly deteriorates into a worldly, lukewarm, dead thing. Yes, separation is a major doctrine of the Bible. Number two, separation is for spiritual protection. And number three, there are two kinds of separation. Dalawa po. Ating tingnan ang dalawang aspeto ng paghiwalay, at para sa convenience po natin, tawagin po natin silang moral separation and number two, ecclesiastical separation. Moral separation is separation from sin. What is sin? Sin is transgression of what? Of the law. Ito po ay worldliness. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 11,
and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Dalawa po yung utos. Okay? Kung ating tingnan yung ating mga Bible, no fellowship, huwag kayong makibahagi. Okay, ito ay discipleship, ito ay evangelism. O, sino ba ang gagawa? Okay, sino ang manguna? Sino bang involved dito? Katulad ni anak ni Billy Graham, sino nga ito? Franklin Graham. Wala mako, hindi mali yung evangelism, hindi mali yung discipleship. Ano? Pero kung kasama mo doon, yung doktrina sa kaligtasan, hindi tama, ganito, ganyan, pati madre, pati nanuroroon. Mga kapalit. At kung ikaw ay kasasama doon, ikaw ay makibahagi. Sa halip, sabi ng Biblia, huwag makibahagi, ano sabi niya, sa watain. Kausapin mo, ang fundamental mo daw na kaibigan, itong sabihin, itong bagay na ito. Ecclesiastical separation is separation from false teaching, error, and compromise. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Number 4, hindi lamang major doctrine of the Bible, ito ay spiritual protection. Mayroong dalawang klaseng na uri ng separation. Separation is holiness. Pakinggan niyo po, mga kapatid. It is based on God's holy character. Ito po ay batay sa katangian ng ating Panginoon, ang iyang pagiging kabalakab, pagiging banal. Separation is based on the fact that God is holy and the world is unholy. God is light and the world is darkness. There must be separation of the holy from the unholy, the light from the darkness. Leviticus chapter 20 verse 26, sabi niya, I the Lord am holy. At 1 Peter chapter 1 verses 14 to 18, be ye holy, for which hath called you is holy. Hindi natin ito kinukuha saan man o kanino man. Ito po ay katangian ng ating Panginoon at bilang mga mananampalataya at kinikilala natin Diyos, dapat natin pong ito ay gagawin. Kaya ito po mga kapatid ang ilang mga bagay na makita po natin. Introduction pa lang yun. Okay? Roman numeral 1, separation from the world. Ang Biblia po ay nagbabala sa atin na ang katuruan tungkol sa separation, biblical separation, will be rejected by those who turn from the New Testament Christianity. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4, basahin ko po, tingnan sa inyo mga Biblia, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kaya kumukunti, mga kapatid. And after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Atin pong simula ng ating pag-aaral sa bagay na ito, mula sa separation from the world. Dahil tayo po ay kumbinsido, mga kapatid, na ang pagsuko sa pagtuturo tungkol sa separation, biblically, mula sa sinful lusts, results in giving up on separating from doctrinal error. To give up separation from the world is indicative of walking in the flesh, which robs the believers of spiritual power and discernment. Kaya mula sa Amerika, papunta dito sa atin, ating makikita ng iyong mga stalwarts sa separation dati. Sila po ay nahimagot na.
hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos yung labanan, mga kapatid. But you know what? Giving up is walking in the flesh. 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able, for ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men?" Anong ibig sabihin ng salitang separation? Letter A, biblical separation from the world is not isolationism. Pag sinabi natin separation, hindi ito yung paglalayo. Pupunta tayo sa bundok, magpagawa tayo ng bahay doon para lumayo tayo sa mga tao na hindi tayo mahawa, mga kapatid. In fact, sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 2 verses 14 to 16, "Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world." Isang magandang gabi, full moon, galit na galit yung aso sa buwan, pero hindi natinag yung buwan, patuloy pa rin ang kanyang pagsikat. "Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain." Sa prayer ni Kristo Jesus sa John 17:15, naalala niyo po, sabi ni Kristo, "I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that shouldest keep them from the evil." Kahit ano ba ang sitwasyon, patuloy tayo. Nakakapatid. Biblical separation from the world is not isolationism. Number two, biblical separation is not antiquationism. Ano itong word na ito? Mahirap, pakahirap. Ano? Iniram lang natin po ito. Ang punto po dito, ito yung idea na pagka fundamental tayo, nire-resist natin yung progress sa technology. Ayaw natin magkaroon ng kotse dahil worldly. Okay. Kung ayaw nyo, bigay nyo na lang. Sino bang gusto? Electricity, cell phone, video camera, computer, iPad, internet, MP3 player, guitar o drum. Mga kapatid. Pero tayo naniwala na sila'y magiging worldly lamang kapag ginamit natin for sinful purposes as per the definition of 1 John 2:16. Anong definition nga? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Number three, biblical separation is not Phariseeism. Ano ibig sabihin yan? Na tayo'y maging self-righteous. Ba't tayo magsabi, salamat, humble tayo. Pagkakit po yun. Hypocritical. Ang Phariseeism, ang pronounce niya, is to focus on little things rather than the more important things. Fundamentalism is not preaching a lot about hair, makeup, and jewelry, for example. While the Bible mentions these things by way of application, and they should be mentioned in preaching, the Bible does not focus on these things as a major doctrine. In Matthew 23:23, Christ taught that everything in Scripture has some significance and should not be ignored. Not all things have the same weight in the Bible, and this should be reflected in the Christian life and ministry.
Phariseeism is to focus on the external to the neglect of the internal. Parang panseyo lang tayo pagka, ay, importante yung panlabas. Hindi na importante yung panloob. Mali po yan. Matthew 23:25-28, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside, the cup and the platter, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisees, clean first that which is within the cup and platter, and the outside of them may be clean also. Kaya medyo mahirap. Kasi halimbawa, magpili ka sa pag-awit sa, no, sa choir, ano? Maganda naman ang boses. Pero ang problema, ang buhay, ano? Sintonado. Yan ang ano, yun ang nangyayari po, mga ano, mga kapatid. Kaya talaga, pag sinunod mo yung prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi talaga paramihan ng ano, ang bilangan yan. Ito po ay patama at patamaan sangayon sa salita ng Diyos. Phariseeism is self-righteousness and looking down on others. Yung mababa ang iyong tingin sa iba. Beloved, lahat po tayo ay mayroong zero righteousness except in Christ. My own righteousness is as filthy rags. And even Paul called himself the chief of sinners. Kaya wala tayo pwedeng ipagmamalaki. Lahat po tayo ay pantay lamang ano, sa paanan ng cross. What separation from the world is? Nakita na po natin kung ano ang separation from the world is not. From the world is not. Let's examine some of the major passages of Scripture on the subject to see what proper separation actually consists of. Number one, separation is to love not the world. Ano kaya ang text natin dito? 1 John 2:15 hanggang 17. Yung salitang sanlibutan does not refer to the things that God made. Men, trees, birds, rivers. It does not refer to innocent man-made things such as bed or a fishing rod. There are many things that man had made and there are many aspects of human culture that are not evil and contrary to God's law. And the believer, you and I are free to enjoy such things within the bounds of pursuing God's perfect will. Ang ibig sabihin ng sanlibutan, mga kapatid, they are not to love, to refers to the evil things na ito may kaugnayan sa masamang kalagayan ng puso po natin, the lust of the flesh, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Kaya ang sinabi ng ating preacher, tayong mga mananampalataya ngayon, marami po tayong Diyos-Diyosan. Mga magulang ngayon, marami din Diyos-Diyosan. Ang ina-inculcate, yung priorities at values sa mga anak. Anong pinaka-importante na yung binibigay natin sa kanila o gusto natin sa kanila? Right. Minsan, kailan gumaling ka sa ano? Mag-gumaling ka sa school. Yun ang pinaka-importante. Yun ang matagumpay na maging maganda yung ano mo, career mo, maging ganito. But you know, beloved, kung sundin natin ang sinasabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God, ituro mo sa mga bata, ganito po. Ang pinaka-importante sa lahat, na makita ka, na matapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Bakit pag ikaw ba humarap sa Panginoon, ibigay mo, ano bang ipresenta mo sa Diyos? Para sa akin, ang pinaka-matagumpay na tao, yung kaharap niyang Panginoon at sabi ng Panginoon sa iyo, thou for faithful, anong sabi niya? Good, faithful servant. Kaya ang iglesia natin, naghihina eh. Hello? Kasi, yung mga magulang, yung mga Kristiyano, mga young people, ang sinasamba nila yung kurso nila, sinasamba nila ang trabaho nila. Kaya, pag sa Sunday school, late, pero sa trabaho, unta, muna ba sa boss, di ba?
That is worldliness. We are worldly. Beloved. We can apply these lessons to all areas of life. I hope mga magulang, magising po tayo. May mga bagay na hindi naman kasalanan. Halimbawa, consider dancing. May mga forms of folk dancing that are morally innocent. Pero may iba talaga na mahalay, di ba? Dalang sumba ngayon, may kristyano ba nag-sasali sa sumba? Sabi ko sa isa, sino ba sinamba mo kahapon? Wala sa checks eh. Consider music. May mga music na hindi mabulbulok o hindi masama. May enjoy ng mga mananampalataya kahit hindi ang author, hindi ang nagsulat nito, ang nag-acta nito, hindi mananampalataya. Di ba, meron? Mga kapatid. Ngunit, sa panahon ngayon, matindi yung music. May mga grupo ngayon na fundamental yung pangalan ng church, pero mayroong banda dito sa likod. Banda likod. Pangatlo po, consider clothing. May mga fashions na morally innocent, ngunit may mga fashion, talagang mga damit ng mga mananampalataya, immodest, unisex influence, and intimately associated with rebellious pagan philosophy and attitude. Beloved, everything must be measured by God's word as to whether or not it falls into the category of sinful passion and pride. Isa-isahin natin dito. Okay, signal na ako, tinig sa lang. Ano? Sabi niya, una, the lust of the flesh. It refers to the unlawful passion of the old fallen nature. These are described in many places in Scripture as such as Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Basahin ko po. Galatians 5, 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry. And nabanggit natin ng ina. Kung sino yung kalibal ng Diyos, nag-iglesia sa buhay ninyo, Diyos-Diyosan nyo yan. Kahit sino pa, ano pa yan? Witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envyings. Inggit, ano? Ito yung sakit na walang hospital. The lust of the eyes refers to the use of the eyes for unlawful purposes. The lust of the eyes particularly refers to sexual lusts, covetousness, and idolatry. Matthew chapter 5 verse 28, But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Kaya nga sinasabi natin sa mga young people, ang mga babae, huwag kayong magdamit ng mga damit na pagtiningnan mo. Ibang iniisip ng tumitingin sa'yo. Ako kasi pag nakita ko, Christian siguro to, kasi modest eh. Pag nakita mo na hindi maganda, pag tumingin ka, natasala ka ulit. Kaya, tayong mga kalaki, minsan tinutulak tayo ng mga kababaihan na magkasala eh. Di ba? Kapag ganyan po yung nangyayari. Colossians chapter 3 verse 5, Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, and so on and so forth. Ngayon, sa panahon ngayon mga kapatid, talagang napaka-delikado. Kahit kayo mga pastor, di ba? Ang temptation matindi. Dahil pastor tayo, ay pagkatiwalaan natin yung ating sarili. Hindi po, mga kapatid. Nandyan yung cellphone. Hindi na kailangan bumili ka pa ng mga babasahin eh, di ba? Nandyan po yung mga gadgets. Nandyan po yung internet. Sa pag-close po natin, the lust of the eyes caused the downfall of the following people. Si Eva.
Genesis 3:6, and when the woman saw that the tree was good for food, nakita niya, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and give also unto her husband with her, and he did eat. And history, ano ha? And the rest is history. Si Lot, Genesis 3:6, and when the and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere. Naisip niyo yung pamilya niya. Lilipat ako doon. Kaya kayo, pag maglipat kayo ng ano, ng lugar at tirahan na, magbili kayo ng ano, ng mga bahay o mga lote o lupa. Isipin niyo, may simbahan ba doon na makatulong sa pamilya niyo? Kasi maging katulad kayo ni ano, ni Lot. All the plain of Jordan that was all watered everywhere. Talagang malaki ang sweldo dito. Mayroong malaking chance ng promotion before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Pinili niya. And the rest is history. Si Achan, si David. Anong nangyari po sa kanila? Kanila nakita. Be careful, little ano, eyes. And the pride of life. But in closing, it refers to everything associated with man's vanity. Kayabangan. Kahit ilang taon na tayo naging mananampalataya, ang kayabangan o talagang lumilitaw yan, self-love, pagmamahal sa sarili, self-confidence, self-ambition, self-glory, boasting. Beloved, we should not love the Lord. Love the world, meaning we are not to allow the world to capture our hearts. Itutuloy po natin next year. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay lubos na magpapasalamat na sa iyong awa, biyaya lamang. Wala kami pwedeng ipagmamalaki. Malamang ang ilan po sa amin ay muntik na. O sa ngayon ay on the birds o phoning o yung direksyon namin ay delikado. Ngunit salamat na pinapalalahanan mo kami. The steps and the stops of a good man are ordered by the Lord. Tulungan mo kami na bigyan ng puso maging sensitive, Panginoon. At salamat sa pribileyo na may bahagi ang iyong salita at maging parte ng buhay namin para madatnan kami na matapat anong oras si Kristo Jesus man ang darating sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alright, let's have a 10-minute break and then let's get back for our panel.